Gusto niyo bang malaman kung paano maglagay ng ganito? O ng ganito? O ng ganito sa inyong video? Kung oo, just keep on watching. Hello everyone! Ako nga pala muli si Eka at welcome back sa aking channel. At kung bago ka dito, hello sa'yo! Welcome sa Sikayako TV! Bago tayo mag-start, gusto ko lang magpasalamat sa mga taong nag-subscribe sa aking channel. As of now na nag-film ako ngayon, meron na akong 39 subscribers. So maraming salamat sa mga nakisamang mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po. Sa part 3 na nga po pala tayo ng tutorial para sa Kind Master app. So hoping guys na napanood nyo na yung part 1 saka part 2. So, sa part 3 natin ngayon, pag-aaralan natin or ituturo ko sa inyo kung ano yung gamit ng layer tool sa Kind Master app. So, kung ready na kayo, mag-start na tayo. Again, welcome back sa ating screen recording. So, ano nga bang makikita natin sa layer tool? So, ito yung layer. Okay, so may mga options siya. Sa layer, pwede ka maglagay ng media, effect, overlay, text, and handwriting. So, start natin sa media. Kiklik mo lang to. Tapos, lalabas uli yung media browser. Dito, mamimili ka kung ano yung gusto mong i-layer picture or videos. So, try natin mag-insert ng isang picture. Click lang natin. So, okay. Yan, napunta na siya sa baba. Tapos, pwede mo siyang i-move. Kung saan mo siya pwedeng ilagay. Pwedeng sa right, sa gitna, sa left, taas, or baba. So, ikaw bahala. Halimbawa, gusto natin siya dito ilagay. Yan. Tapos, dito sa may right side, may makikita tayong mga options. Tapos, meron pa yan dito hanggang dito sa baba. Okay. So, try natin itong in animation. So, click natin. So, meron siyang options kung anong klase ng in animation yung gusto mo. Okay. Try natin itong pop. Okay. So, ganyan siya. Yung in animation ng picture, yung pagpasok niya, nagpa-pop siya. So, dito sa baba, makikita natin, merong level of speed ata ito. Kung gaano kabilis yung pagpasok niya. Ito, mabilis siya. 0.5. Ito yung tama lang. Ito yung medyo mas mabagal. Okay, so try natin yung 1.5. Check! So, plate. Tingnan natin. Okay. Tapos guys, nasa inyo kung ano kahaba nyo gustong mag-appear yung picture nyo. So, diba ito? Yan yung picture nyo dyan. Kung pwede nyo, kung gusto nyo habaan yung duration, click nyo lang yung mismo picture. Tapos, i-extend mo lang yung duration. Halimbawa ay 10 seconds. Halimbawa ganyan. Click, check, tapos not play. So, yan. Aabot yan hanggang 10 seconds. Saka siyang biglang mawawala. Okay. So, next. Click natin ulit yung layer. Tapos, try naman natin video. Video naman yung ilagay natin. Ito. Yan. Pupunta siya uli dyan, tapos ikaw ulit bahala kung paano mo siya i-adjust, kung saan mo siya ilalagay. Yan, ganyan. Tapos, i-check mo. So, okay, ayan, nandito yung video. Tapos, lagyan natin ng overall animation. So, pipili ka lang kung anong gusto mo dito. Floating. Okay, maganda siya. Fountain.
Oops. Ring. Blink slow. Flicker. Squishing. Now, try natin yung squishing. Play. Okay, ganun yung effect niya. Kaya lang parang medyo pang hindi maganda pag merong ano, overall animation. In animation na lang siguro, yung pagpasok niya lang. Slide down. Tanggalin ko pala muna yung overall animation. None. Check. Okay. Play. Okay, ayun. So, meron kang video dito sa main, tas meron ka ring layer na video pa uli. Pero ikaw, depende sa'yo kung saan mo siya gustong ilagay. Halimbawa, gusto mo sa may picture mo siya ilagay. So, adjust lang natin. Bali, long press mo lang to. Tapos, hilain mo lang siya papunta doon sa picture na gusto mo. Yan, ganyan. Tapos, ipantay mo lang yung duration niya dun sa duration ng picture. Okay, play. Ayun. Ganyan. Ganyan siya. So, ganun lang maglagay ng layer na manggagaling sa media. Kaya naman, meron ka ng mga download na sticker. Tapos, nasa gallery mo. Dun mo rin siya makikita sa media files. Yan ang sticker na galing sa media, yung mga na-download na. So, ganito siya. Ako kasi meron akong sticker na ginawa ko from PixArt. So, ayan. Halimbawa, eto. Yan. Click mo lang din siya. So, yan na siya. Tapos, adjust mo lang. Yan. Ganito. Natin siya ilagay. Tapos, lagyan natin siya ng overall animation. Dito siguro yung fountain. Check. Adjust lang din dito sa baba. In duration. Tapos, tingnan natin yung play. Play natin. Yun, ganun siya. Okay, so tapos na tayo sa layer na media. Tingnan naman natin tong effect. Ang meron lang ako sa effect folder ko is yung basic effects. So, dalawa lang siya. Gaussian blur or mosaic. Try natin yung Gaussian blur. Check mo lang siya. Tapos mapunta na siya dito sa baba. Okay. Nag-blur yung nag-blur ng bahagya yung mukha ni Chichi. Parang mas bagay siya dito sa dulo. Ilipat ko lang siya. Long press, tapos i-adjust mo lang siya. Pabalik. Adjust ko na lang din itong picture muna. Sub ko lang siya dito. Tapos, yan. Pwede mo siyang i-adjust din. Pwede mo rin i-adjust yung size. Okay. Halimbawa, ganyan. Tapos, dito sa settings, nandito yung blur strength niya. Pwede mo siya i-maximize or bahala ka kung gaano katindi yung blur strength na gusto mo. So, siguro tong 10 okay na siya. Check. Tapos, ipat mo lang. Okay, ganyan. Kumari, ano? Censored. Check. Okay. Ayan, ganyan siya. Tapos, try naman natin yung effect na mosaic. Click mo yung layer, check mo yung effect. Mosaic naman, check mo siya ulit. Then,
click OK. Adjust mo lang onte para hindi sila mag-overlap. Okay. Just click mo yung musik. Meron din siyang black size. Black size strength niya siguro. Okay. O, ganyan. Censored daw yung ano, chichi. Yan. Yan, bawal. Check. Play. Okay, so ganun yung basic effect na meron ako. Tapos, next layer naman, overlay. So, anong makikita sa overlay? Merong classic stickers. Okay. So, yan, mamimili ka kung anong gusto mo. So, itong smiley. Okay, check. Ganyan natin dito. Okay, ganyan. Bigyan natin ng in animation. Pop. Tapos, lagyan din natin ng overall animation. Ang maganda. Ring. Ring. Rain. Rain. Squishing. Drifting. O rain na lang. Check. Play. Okay, yan. Tapos gusto mong magdagdag ng sticker. Busog mo lang tapos click mo uli yung layer. Check mo yung overlay. Hanap ka kung anong pang gusto mo dito. Ito naman. So, overall. Rain din. So, pwede mo yata silang pagsabayin nung isang smiley. Adjust mo lang siya. Yan, para umulan ng emoji. So, play. Okay. Ganun pala yun. Ganun pala yung iba kong nakikita sa mga ano. Sa mga video. Isa pa. Lagyan pa natin ulit. Ito naman. Naka-wink. So, adjust lang. Ipantay lang natin sa kanila. And play. Oh, hindi ko pala nalagyan ng ano. Wait. Overall animation. Rain. Check. And play. Parang nawala yung iba. Okay. Ito. Okay. Play. Now, parang nag-overlap yata yung iba. Wait lang, usog ko lang. Te. Ganyan, siguro. Ganyan. Okay. Ngayon. Kita na yung tatlo. Okay. So, next layer, text. Okay. Ito, yung text, ito yung ginagamit pag maglalagay ka ng caption. O kaya yung sa subtitle. Hello, Chichi. Okay. It's okay.
Yan, ganyan siya. Magkakaroon na ng text. Pwede mong i-adjust. Lagay mo sa taas, sa baba, sa gilid, kanan, kanan or kaliwa. Kung gusto mong palitan yung font, dito ka lang pupunta, yung sa letter A. Mo siya. Tapos yan. Mamili ka na lang kung anong gusto mo dyan. Meron din dito sa may Latin. Ganyan. Subukan natin itong Swordsmith Gaudi Italic. Okay. Yan. Tapos, kung gusto mong palitan yung kulay, ng font, click mo lang tong yan, color. Let na nga lang. Yan. Hello, Chichi! Tapos, dito sa baba, meron ditong outline, shadow, glow, background color na. Enable mo lang, click mo lang siya. Tapos dito, check mo lang to para humanap ng color na background color niya. Okay. May natin white. Tapos dito sa baba, makikita may opacity niya. 50%, ito doon natin. 100%, then check. Okay, ganyan siya. So, bahala kayo guys kung paanong background color yung gusto nyo. Then, check. Hello, Chichi. Pwede na lagyan ng inanimation. Letter by letter. Yan, okay. Stitches ko lang to. Pantay lang dito. Play natin. Ayan, ganyan. So, ganun lang maglagay ng caption or subtitle. Yung last layer, handwriting. Okay. So, sa handwriting, yan, ito, dito pwede kang magsulat. Ito nga pala, ito yung color na nandito, ito yung magiging color nung sulat. So, mamili ka kung yellow or black. Try natin black. Click. Check. Tapos, magsulat tayo. Ayan. Hello. Ay, ganyan. Yung gusto mo namang i-erase, eto, may makikita kang mga eraser icon. Dalawa yan. Kapag itong unang icon na to, click mo lang siya. Tapos, eto, halimbang yan. Yan. Na-erase niya pag isa-isa. Isa-isa. Yan, ganyan. Sulat tayo ulit. Yung isang ano naman, eraser, yung ito, pag yan ang kinlik mo, di ba may sulat na tayo dito, pag ito ang kinlik mo, ganito mangyari. Yun, bura siya lahat. Tapos, ito naman, yung dot dito, pag kinlik mo siya, yan, makikita mo, yan yung shape. Or tindi ng magiging hitsura ng sulat mo. Merong manipis or makapal. Halimbawa, pag ganito kakapal, pinakamalaki. Yan. Alam mo. Sulat ka ng... Yan. Hello. Masyadong makapal, di ba? So, erase natin. Ito lang tayo sa... Siguro sa ganitong dot. Hello! Ayan, ganyan. Check! Play. Ganyan.
Okay, so back natin sa umpisa. Tingnan natin yung mga nangyari. Play. Yan, ganun. So, ganun lang gamitin yung layer tool sa KineMaster app. Halimbawa pala guys, gusto nyong lagyan pala ng sound effect yung pasok ng layer ng picture. So, ang gagawin nyo lang, bali pupunta ka dito sa layer nung picture dito sa pinaka-start. Yan, yan. Bago start yung ito, yung guhit. Yan, ganyan. Kasi ito yung layer ng picture, diba? Tapos, gusto mo lagyan ng sound effect. So, punta ka lang sa audio. Meron na akong mga na-download na sound effect galing sa YouTube. So, click mo siya. Tapos, hanap ka dito. Halimbawa, ang ilagay natin ay itong cartoon wire sound. Check. So, yan. Napunta na siya dito sa baba. Tapos, itodo natin yung volume. Check. So, pag nag-play siya, ito siya. Ano play? Ayun, ganon. Tapos, dito rin sa stickers, gusto mo meron din siyang sound effect paglabas niya. So, bigyan natin ng whiz sound. Whiz. So, andyan siya. Ipantay natin yung ito dito sa pantay natin siya dito sa unang sticker. Tapos, pag gusto mong i-duplicate, click mo lang siyang ganyan. Tapos, ito yung 3 dots dito. Makikita mo. Click mo siya. Merong duplicate. So, duplicate. Ayan. Pag-duplicate na yung isang sound effect. Tapos, duplicate mo pa uli kasi tatlo yung sticker natin. So, i-adjust mo lang din tong isa dito. Tapos, ito din. Adjust mo dito. Adjust mo dito. Oh, wait lang. Ina-adjust yung isa. Para paglabas nila, pag nag-pop-pop-pop sila, may tunog. Yan lang. Adjust natin. Volume. Yan. Okay. So, natin. Okay. So, ganun siya. Tapos, ganun din sa iba. Kung gusto nyo lagyan, kayong bahala. So, ganun lang yung paglagay. Guys, sana nagustuhan nyo yung part 3 KineMaster tutorial natin. Guys, ganun lang gawin kung paano maglagay ng mga stickers, ng text, subtitles,
effects, overlay sa video ninyo. So, nakatatlong tutorial na tayo. Sana marami na rin kayong natutunan sa pag-i-edit ng video. So, next time, ang ituturo ko naman sa inyo ay yung ganito. Tuturo ko sa inyo kung paano ginagawa yung ganyan na nagpapalit-palit ng background. Pwedeng pictures lang or pwede ring video. Kung nakatulong ang video na ito sa inyo, please like and share this video and mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko. Muli, maraming salamat sa panonood sa aking video and see you on my next video. Bye-bye!